it going mga kamatis, mga kaibigan? It's your boy, Nico David, right back at it again with another content. You know. Okay, so kamusta kayo dyan? Kamusta kayo dyan? Intay lang tayo ng konting viewers ba before we start the show. Grabe, grabe, grabe. Sunday na sa... Pag Sunday talaga, no? Sunday talaga is the day na maraming lumalabas na... tawag dito. Maraming lumalabas na... na tinatawag. So, how are you guys? How are you guys? Grabe, si Moira at si Jace. Kala ko tapos na to eh. Meron pa palang next episode. Ika nga. Nichon Manok, gandang hapon Boss Nix. Para sa akin, medyo delikado yung pinost ng tao. Ah. Kasi nga, nag-post yung tao na there's of course meron naman dalawang side naman talaga yung storya kung titignan mo, pero ang tanong dito kasi justified ba yung paghihiwalay nila, because yun nga nag-cheat daw according to the post. Justified ba yung cheating kasi nga hindi daw parang kaya ginawa ni Jason yun yung justification na kulang. Pero the thing is, nasa ano na yun eh. Nilagay mo na sa public yun eh. Hindi naman namin malalaman yun kung alam mo yun. Kung yun nga daw, nagpunta daw sa massage parlor. Solid Chun Manok, magandang hapon. Haan, hello, hello po. Purple Ram, magandang tanghali. Francisco Cañete, shoutouts. Azriel, yon umabot ako. ZIDL, hindi daw cheating eh. Well, tingnan natin. Babasahin natin. Sergeant Sneasel, PH Kuya Nico pa. Shoutout, shoutout sa'yo. Cracklings, Z, yung Darna X Voltes 5 Boss ND waiting kami. Oo, mamaya yon a-upload ko. Yo, kakastart lang. Kababasa ko lang din, boss. Grabe, nagpaspa ko lang naman. Totoo, pero is it justifiable? Kasi ako, para sa akin kasi, when you're in a relationship and you're going to meet someone for carnal knowledge na tinatawag, I do believe na kailangan at the very least your partner is aware of it, para alam nyo as consenting adults kung ano yung ginagawa nyo parehas. When you don't tell your partner, dun pa lang meron ng fraudulent activity dun. So, whatever it is, kahit manood ka ng bold, mag-tebats ka ng ibang babae yung nasa isip mo, I do believe that's cheating. Yung essence or ng pag-cheat nandun. So, pero tingnan natin, kasi medyo mahaba-haba ito. Yun, kakastart lang. James, nagspa-call nga lang naman daw. Paul, hi Pogi. Hello din sa'yo. So, Teka lang, ayusin ko lang. Ito yung ating, ito yung topic natin for today's video, ang ating pag-uusapan ngayon. Teka lang, ilagay ko lang to, okay. So, this came from this very, very long post na kasalukuyang meron ng 40k shares and almost 190k na reacts as of this writing, kasi kailan lang lumabas to, 5 hours ago. Galing to sa isang certain Lolito Go. Dami pala kaming marami pa kaming common friend and verified account siya. So you would think that this is not a troll. So mga kamatis, medyo mahaba-haba ito. So although we need to read this for the sake of kailangan kasi to, kunyari may tumingin na abogado dito or may maligal na naman ako, kailangan makita nila na binabasa ko lang yung post from social media para clear, okay? So, pagpasensyaan nyo na. We will skip some of the parts here, mga kamatis, mga kaibigan. We're just going to get the, parang yung mga importanteng parts. Kasi marami ditong tinatawag na parang, alam mo yun, yung parang motivational, hindi natin babasahin yun. Yung mga facts lang, or yung at least yung pinapresent niyang side niya. It's not really facts. It's more of his version of the story. Okay. Ito, disclaimer, the una sa lahat, I will only share what I believe I know about the story based na rin sa personal experience ko with the ex-couple. So, right off the bat, this is just an opinion piece. Okay. Whether this is true or false,
is subject to veracity. Gets nyo? To be fair kay Moira, kasi si Moira yung real talk, masisira dito talaga. As far as I can tell, okay, absent ni nang ni Ludwig, okay, she proxied by her whole family nung binyag. We were, okay, so magkakumpare pala tong, according to this, magkakakumpare pala to. And let's skip to some of the parts here. Okay. May ibang pagkakataon na nahalata kong there is something about Moira. It could be mental health condition, I'm not sure. I could be wrong. Pero nahalata ko na madalas ang pagsisinungaling niya. So, yung pagsisinungaling kasi, oy Mark, thank you so much for 53.9. One of the tall tale sign of narcissism is lying, okay? Kung titingnan mo yung DCA, of course, DSM-5, yung NTP, ay, teka lang, tatanggalin ko muna yung ano natin na sound effects natin na kasi this is a, I think, with nakakatawa, alam ko, yung pinost ko. Pero the thing is, this is very serious in the sense na it involves mental health and involves cheating. And actually, this is almost an allegation as a side ni Moira. DSM-5, narcissism, and lying. Ayan, teka. Isa sa mga characteristic of narcissism is this. Persisting in cause of usually when people try to manipulate a situation, they would say something na hindi totoo. So that is the way the cookie crumbles dito. Kung sa nagawa niya ito ay pwede rin namang psychopathy kasi another tall tale sign of a psychopath is that. Pero we don't know. I have proofs in case that I'll be asked to produce them. Ayan na nga. Inisip ko na lang na epekto ito ng stress dahil napaka-hectic ng schedule. Pwede. Or baka side effects ng mga meds niya for her condition. Tingnan, PCOS? May PCOS pala si ano ha. Pag PCOS kasi hirap yan magkaroon eh. So, nahihirapan niyan mag-anak, 'di ba? Kasi yung 'di ba ganun yung PCOS doon eh. Kasi I had a girlfriend noon back in the day. Actually, two of my exes had PCOS. So, alam mo 'yun. It was hard to bear a child. Talagang kailangan ng effort. And sometimes alam mo 'yun, miski sexual kayo with each other, pag darating yung point na parang okay na. Okay na tayo. Minsan na lang, okay na. Ewan ko ha, kasi hindi ko kasi masyadong ino-open up yung side ko na yun ng buhay ko eh. Pero I'm just saying sa inyo that it's not all about, sexual tension. Alright, so tuloy natin. So it could be the case, pero hindi siya doktor kasi para i-diagnose yun eh. Teka lang ah. Ilagay natin sa isang mas magandang... Ano ba? Para ba mas maganda? Inisip ko na lang, okay, side effects, etc. In other words, always gave her the benefit of the doubt. Di ko mabilang kung ilang beses niya akong binigo sa lahat ng request ko sa kanya. Kahit na para sa advocacies. Okay, I ask her na kahit maikling message for mental awareness campaign, which she allegedly champion, pero sininson lang ako. Well, maybe ano, kasi nga, pag artista ka ng ganyang kalaki, you have to go through management before you post anything. Kasi nga, iniingatan mo yung image mo. When you, ewan ko, nagtatrabaho sa GMA, he's not aware of this, diba? Kung malaking influencer ka na, kung malaking artista ka na, you cannot just be involved with anyone just because. You have to take care of your brand. That is one of my mistakes na nagawa ko dito eh. Kasi during the time na nagkakaroon ako ng exponential growth dito sa internet, I was, wala akong pake. Kasi parang inisip ko, it's just normal eh. Pero it's not like that, mga kamatis, mga kaibigan. When you're someone like Moira, na may tinitake care na brand, you have to be careful kung kahit shoutouts lang, pre. It's not that easy. Inisip ko na lang na baka she could decide on her own lahat daw. Kasi ng kilos at galaw niya had to be coordinated with managements. Totoo yan. Pero kapag siya ay kailangan, she would call me kahit alanganin ng oras with matching iyak pa. Well, yeah. Okay, so ang ini-imply siguro nito was really parang medyo
manipulative, 'di ba? When she asked me to write a song for Lenny, she edited some of the lyrics and became hers na. She also asked to pen the caption for her SockMed post about the song. Pero may press release, she got the credits. Oh, Mac, thank you so much for joining the Armada. Teka, wala tayong sounds ngayon na kasi I just wanna bilisan to. When Moira needs, she will make you feel loved and cared. Magaling siya mambola. Yun nga, yung manipulative nature nga. Tall tale sign of a narcissist. She gave, even asked kung may magkano yung price ko for ghostwriting for her last year noong nagkalabuan sila ni Jason. When I told her the price, tinawaran niya ako na 20k per month. So retainer pala ang mga ano. Pero that's good enough, ha? If you're a successful songwriter na may mga royalties ka, madali na lang sigurong magpasulat, di ba? I felt so insulted. I just kept that to myself. When finally I had May last year, I blocked her in FB Messenger, complete with hello. Oh my God. So, I guess, thank you so much, Mac, for joining the Armada. Ayan na, di ba? Painit na ng painit to. Pero people are telling us, Moira, kung wala ang titibo-tibo, but we never indulge ourselves with that idea. And we maintain that Moira is self-made. Oh, she had exceptional. Of course, you cannot discount yung talent ni Moira. Of course, you need, kasi sa tingin ko, at this point in time, there's a lot of good musicians. Pero you have to be in the right genre and in the right, and you have to have the right songs. Therefore, you have to surround yourself with the right people to help you succeed. Parang si, best example nito si Skastakli. Si Skastakli kasi, pag linagay mo siya doon sa magagaling na kumakanta, hindi pwede, 'di ba? Kasi kunyari, lagay mo siya kaila Martin Rivera, hindi kaila Sarah Geronimo, hindi. So, pero pag linagay mo siya sa mga kasama ng mga rapper niya, na rapper na kaibigan niya, 'di ba? He would succeed. So you need people around you to make yourself successful. It's understandable. Pero hindi, ito yung isang hindi ko rin nagustuhan dito sa post na to. Parang dinidiscount niya yung ano, yung kayo kasi, more kailangan i-accept ng mga tao na hindi kasing talented ni Moira. That in her level of talent, you're just there. You're replaceable, di ba? It's sad to say, pero ganun yung real talk dun eh. She'll make it kahit walang composition namin for her. And you can be traded. Pero yung The Moira, mahirap yun. Kasi siya yung brand eh. Siya yung franchise player. Yun nga yun dito. Pero ako, siguro tama yung idea na medyo talagang it got into her. Kasi iba talaga yun, pare. You are the center of attention for everyone. Jen Edward Pedere, welcome to the Armada. Maraming salamat muna. Wala muna tayong music. Pero salamat sa pag-subscribe. I've been itching to write about this a few months ago. Hindi ko na kasi matake yung pababasa publiko kay Jason. But Jason stopped me because he still wanted to protect Moira. Hindi ito to yung kantang M ni Moira na wala akong kasalanan. Ooh, this is it. Looks and voice can definitely deceive. The spoken soft lady with a voice of an angel who always seems to have a sunny disposition and has a penchant for quoting the Bible has a dark side to the unknown. Ah, oh my God. Tan-tan-tan. A wolf in sheep's clothing, ika nga. And I'm not surprised na sa kung ano man ang naririnig ko from people who say the whole story na friends and family din ni Moy. I was strongly advised not to leak any of this. Oh, kasi you can get sued eh. Whether or not this is true or false, you can still get sued. Pero wala yun na nailagay mo na. Not to mention to anyone, but I refuse to be quiet. I refuse to be neutral. Ito na yun. To be neutral in times of injustice is to take side of the oppressor. Parang ano lang ha? Parang nung election lang ha? May mga election vibes to ha? In the case in which Moira is more of an oppressor than a victim. Oh, we are just pawns in the queen's game, di ba? Wow. Jason took all the blame and all the bashing in the name of love. That's how he was raised, to roll with the punches. Okay, kasi nga daw, according to the post, Christian daw si Mr. Jason. Okay. To give another cheek. Moira are both Christians, pero mukhang si Jason lang talaga yung faithful with the teachings of Christ. Jesus Christ.
Yes, nagkasala siya. Pero walang third party on the side of Jason. Ayan na! Papunta na tayo sa exciting part. He will never fall in love with anyone else. His only sin was to listen to the call of flesh and availed of illicit sex massage during Moira's because Moira couldn't fulfill his sexual needs. Oh! Yun naman pala yun, mga kamatis, mga kabi. Nag-avail siya ng spa call, di ba? Oh my God, nako! And even before Jason confessed his sins to Moira, Moira already wanted out dahil nakahanap na rin siya ng oh my God! Someone who will dance in the rain with her and call her Binibini. Sino to? Sino to? And leave it to you to guess kung sino yung tinutukoy ko. Pero kasal sila, right? Pag kasal ka, you cannot have a third party unless mag-divorce kayo or ipa-anal nyo yung kasal nyo, right? So, they cannot explicitly see other people kasi nga kasal sila, di ba? That's what I know about marriage, right? Kapag kinasal nga kayo, so may legal binding contract doon na magsasama kayo for the rest of your fucking life. Pero paano pagka ganito? Di ba, you need to be annulled first. So, that is not for me to decipher. I'm not a fucking lawyer. So, kayo na lang ang bahala dyan sa comment section. Pero, let's focus on this. Pero, so, dire-diretso ko lang dito. Hindi ko nababasahin yung iba and I will focus more dito kasi this is the juicy part. Yung iba dito kasi, it's a summary to which sinasabi dito ni nung author of this post na, yo, yung cancel culture, number one, is yung cancel culture daw ay hindi maganda kasi very one-sided lang yon. Ang nababash lang daw yung kaibigan niya na si Jason and si, parang absolved dito si Moira. Of course, when you have a team to take care of your brand, talagang ililigtas ka nila in every form or way. Siguro yung nagsusulat ngayon kay Moira ay someone who knows also who was instructed na, yo, ang sulat mo parang nasaktan siya and yung lalaki yung may kasalanan. Kasi nga it's easier to have a villain in the story kasi doon people will root for you eh. Kaya nga, 'di ba, ang picture natin ngayon si Deku, siya si Deku. Siya yung bida. Tapos may kontrabida, mas madali 'yon. Na mas madali na meron kang kalaban, tapos ikaw yung bida dun sa kasi marami na magro-root sa iyo exactly, 'di ba? Ginagawa din 'yan dito sa internet madalas, 'di ba? Laging may kontrabida, may bida. And because it's easier for fans to recognize who to root for. Eh di, of course, mas madaling mag-root para kay Moira kasi nga yung lalaki yung cheater according to the stories yun din yung alam ko eh 'di ba pag nakikinig ako kay Moira 'di ba sobrang sakit nakaka-relate 'di ba so but that's not all the story according to this so in this story mga kamatis mga kaibigan yung sexual needs ni Jason was not fulfilled according to the post ha? Sabi niya ganun hindi daw natutupad yung hindi nakikipagtalik si Moira kay Jason. So for whatever reason kung bakit ayaw niyang makipagtalik kay Jason, I don't know. Pero siguro ang best sana na ginawa ni Jason dito was to break it off first. Ayaw mo makipagtalik sa akin, hiwalay na tayo. And then doon ka mag-spackle all you want, right? 'Di ba? Kasi nga nagpakasal kayo eh. What's the point of getting married? Kung magpapaspakol ka. It is very hypocritical of the author to say na they are na yung isa lang yung nagtutupad ng Christian vows nila. Both of these people are not doing their Christian vow. Ano ba yung Christian vow nila? 'Di ba? Nagpakasal kayo. So dapat i-hold yung sagrado yun. If you want out, then you know, break it off first. Then go fuck another person after that, 'di ba? Isn't that the logical thing to do? So, both of these people are not really... Alam mo yun? Kasi, ngayon kasi, there's just another side of the story. And the other side of the story is just telling you na ito yung side ni Jason.
is that believable compared to Moira? Of course, depende sa'yo. Kasi maglalabas uli ng side sila Moira to counter that claim eh. Di ba? Malamang sasabihin nila, hindi yan yung buong nangyari. Ito yung buong nangyari, di ba? So, it's a he said, she said dito that we will never know what the real thing is. Pero let's stick with the facts. What are the facts? Magkasal sila. And yung lalaki, aminado na nag-cheat siya doon sa babae, doon sa pag-iispakol niya, di ba? I mean, I honestly feel na yung pag-iispakol is not entirely cheating as long as your partner knows it. Sabi mo, ayaw mo makipag-iat sa akin, magpapaspakol muna ako. Kaso, pag hindi pumayag yung jowa mo, dapat hindi ka magpaspakol, di ba? So, I mean, yun naman talaga eh, di ba? You have to be consenting adults if you're going to go to that kind of system. Pero ayaw eh, di ba? Nagspakol ng palihim eh. So, anong tawag mo doon? Diba? So, that's cheating, technically. Di ba? And, pero, sinasabi ng author that si Moira din, meron din kabengbang. Di ba? She wants out even before malaman niya na nagpapaspakol si Jason. How do you know? Di ba? Ako yun yung unang ano ko eh. Kung kwento ni Jason 'yan sa iyo. Of course si Jason yung bida or siya yung tama. Pero tingnan mo, baka meron tayong hindi alam na alam nila. So kung being fair dito, let's just stick with the facts na you know, they don't love each other anymore. The right thing to do is to break it off. Sabi ko nga sa inyo, 'di ba? 'Di ba? Eto, si Sawsawan Podcast nandito. Paano ba nagustuhan ni Moira yung Jason na yan? Hindi cheating ang spakol pag matanda yung therapist. De, this is what from my experience. Usually kasi pag yung mga singers na nagpo-fall in love sila doon sa mga ka-bandmate nila. Minsan na, meron ako, like for example, meron ako nung naging tenant dati. Lagi-gig silang dalawa. And meron din akong friend na yung jowa niya, parang yung gitarista nila, parang ganun eh. There's a lot of that, or at least man lang, yung sa nakita kong sample size ay naging sila. Nung bandmate niya. Siguro ganun sila. Kasi si Moira naman, ngayon lang siya gumanda ng todo. Alam mo yun? Kasi nga, syempre, artista na eh. Ingatan na yung brand mo eh. Ingatan na yung image mo eh. Syempre, lahat ng paraan para gumanda ka, gagamitin sa'yo. Magpapabelo ka, magpapasexy ka. Hindi lang yan to, hindi yan lang basta normal na galawan, di ba? So, this is what I think happened. So, let's continue ng konti doon sa actually ang ginawa ko kasi sobrang haba kasi niya. So, ginawa ko ChatGPT ko siya. Ito. This is a long post that breaks the silence between Jason and Moira. The author shares personal experience with the ex-couple, expresses their beliefs about situation. They mention about their collaboration with unpaid work. Oh my god. An instance where they fell down. The authors speculate that Moira's possible mental condition conditions and mentions her frequent lying. Okay. They also discuss Jason's faith and willingness to restore the marriage, contrasting with Moira's actions, such as releasing defamatory songs. Wow! Yun pala yung tawag doon, no? Defamatory songs. The author hopes to forgiveness and healing for both parties, involve and criticize cancel culture. They use the metaphor of a symphony to reflect Moira and Jason's story to empathize and potentially growth for transformation in the midst of dissonance. Diba? Ang ganda ng word, no? Dissonance. They concluded by expressing their desire for Moira and Jason to find strength and mend their lives to create a symphony of healing together. Diba? Wow! So, ayan na lang. Chinat GPT ko na kasi ang haba eh. So, my final take dito mga kamatis, mga kaibigan. Kahit anong mangyari, siguro, kasi binlock niya kasi. Yun yung problema dun eh. Diba binlock niya si ano? Binlock niya si Moira. So, ba't niya binlock? Dapat kinausap niya lang muna na at least man lang to absolve Jason. Kasi nga, nababash ng sobra.
especially nung nag-post ng picture, pinagpiestahan na naman siya dun eh, sinasabi na parang asa daw or alam mo yun, mga hurtful words na unfair kung nakikita mo yung dalawang side ng story, ah, diba? So, the author left us with this. In the grand tapestry of existence, let their individual melodies intertwine once more, not as a mean to recreate the past, but a testament of to their growth and resilience. Napakaganda. May the symphony of their lives continue enriched by the lessons learned, the wounds healed, and the melodies yet to be discovered. So mga kamatis, mga kaibigan, yun, kayo, anong sa tingin nyo? I will leave you with that. Yung pagpunta ba sa Spacol is cheating or inherently cheating? And if your girlfriend wants out, should you give her the out instead of you cheating? Kasi naging toxic sila eh. So yan yung iiwan kong sagot sa inyo. And you know, I think Moira is getting help naman. The thing is, she is a brand kasi. She is a brand at malaki yung brand niya. So the pressure on her to produce songs, to make hits is really, really tough. Kasi yung window period mo of pagiging sikat, napakaliit lang yan. Hindi yan forever, di ba? Iilan tao lang. Kikita nyo, look at the singers of yesteryears at saka ngayon. Di ba? Paiba-iba sila. So you only have a certain amount of period para sumikat ka. Afternoon, it's done. Afternoon, wala nang pera dyan sa pagkakanta mo. Afternoon, everyone else na nakasurround sa'yo, iiwanan ka na yan. That's the reality of sa mundong ginagalawan ni Moira. And ironically, if everyone leaves you, ang matitira na lang yung jowa mo, yung asawa mo na minahal ka for all the things na kulang sa'yo at meron ka noon, mamahalin ka niyan. Pero the thing is, I understand the pressure of being a brand ni Moira. So, kayo, anong sa tingin nyo mga kamatis, mga kaibigan? Sino tama, sino mali? Para sa akin, I would leave it to you. At ako, kasi single ako eh, kaya pwedeng-pwede ko magpunta sa mga Spacol na yan. So mga kamatis, mga kaibigan, maraming salamat po sa panonood. Mamaya po, Darna versus Voltes 5 Legacy. Mga kamatis, mga kaibigan, this is Nico David. Always remember, stay smart, be wise, and like, share, subscribe, and slice that notification bell. Until sa susunod na live stream, Nico David.